Mga friendship, good morning. Malamig po ngayon. Kumusta po kayo dyan kung saan mang parte ng bansa? Usapan po natin ngayon ay share ko po tungkol po sa day off. Yung video po na to para po sa mga papaalis or nagbabalak mag-abroad. Para po malaman nyo, please keep on watching. Hi mga friendship, kumusta? Ito na naman po ulit ako para sa bagong i-share ko na naman po ulit sa iyo tungkol sa pagdi-day off. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagdi-day off para sa aming mga kadama? Siyempre, napakahalaga ng day off namin kasi yan yung araw na makakapahinga kami sa loob ng ilang araw naming pagtatrabaho. Yan yung araw na may mga kausap kang mga Pinay, yung mga kwentuhan ng sama-sama kayo. Kaya mahalaga ang day off sa ating mga kadama. Pero meron pong kanya-kanyang dahilan. Bakit po hindi nagdi-day off or bakit hindi pinapa-day off ng amo ang kadama? Based po dito sa aking experience, share ko lang po. Hindi po ako nag-day off. Hindi po ako humingi ng day off. Kasi one time nag-try akong humingi ng day off. May dahilan yung amo ko. Unang-unang dahilan, kaya hindi na lang po ako nag-day off. Sabi ng amo ko, papayagan daw ako mag-day off, kaya lang, walang maghahatid sa akin. Kailangan sumakay ako ng UB kung saan man ako pupunta. Kasi nga, lahat ng amo ko puro busy. Nag-isip muna ako, magde-day off ako pero walang maghahatid sa akin. Sasakay ako ng UB mag-isa ako. Di, para sa akin, syempre, kapag ikaw dito sa Saudi Arabia, pag ikaw lumabas ng bahay, may possibility na may pwede kang mapahamak, ganyan, dito sa Saudi Arabia. Kaya, inano ko na lang, sinabi ko lang sa amo ko na, hindi na ako magdi-day off. Total, meron naman akong tulog sa, pagkatapos po ng trabaho ko ng alas 2, nakakatulog ako ng, nakakapahinga, or minsan nakakatulog ako, ng 3 to 4, ganyan. 4, bababa na ako, 5, mga ganyan, ng hapon. Yun yung dahilan ko na iniiwasan ko na hindi ako mapahamak dun sa pupuntahan ko. Kunwari, pupunta ako sa Lulu Market, kailangan sumakay ng UB. Diba, mga ganun. Saka isa pa, wala naman dito sa Tabuk, walang ganong mapupuntahan dito. Kung lalabas ka man, wala kang Pinay na makakasama. Hindi tulad sa ibang bansa na Dubai, Hong Kong. Yan, may mga puntahan ng mga Pinay at sama-sama sila doon. Dito wala. Ano pa? Ba't ka pa mag-day off? Saka pangalawa, gastos. Gastos para sa atin. Siyempre, pagpunta ka ng mall. Kailangan sa mall kapag ka naikot-ikot ka, may magustuhan ka, bibili ka't bibili kasi nga nagustuhan mo 'yon. Mahihikayat kang bumili. Tapos pag nagutom ka, kakain ka. Di ba? Talagang gastos kapag lumalabas. Yun din yung inaano ko. Siyempre, gusto kong makaipon para sa pag-uwi ko, para sa mga anak ko. Kaya inaano ka lang na hindi mag-day off. Saka pangatlo, yung pong pag-day off kasi, minsan, pagka pinag-day off ka ng amo mo sakali ngayong araw na to, pagdating kinabukasan, iisipin niya nila na walang trabaho to kahapon. Iisipin niya nila na pahinga siya kahapon, kaya ngayong araw na to, kailangan marami siyang trabaho. Ganyan yung mga amo. Pag binigyan kanila ng pahinga ng maghapon, kinabukasan talagang as in talagang maraming trabaho mo.
Yan naman po yung ano na yan, na maraming trabaho yung sinabing ko na yan, ay base lang po sa friend ko doon sa kapatid ng amo ko. Sinabi niya na kapag nadikdate daw siya, ganun, na kinabukasan, ang dami niyang trabaho. As in, talagang ang dami. Yun din yung iniiwasan ko. Kasi sobrang, syempre, pagod na pagod na tayo sa trabaho. Tapos, pagdadagdagan pa dahil sa nga nag-day off tayo. Eh, di tanggapin na lang natin yung maliit, konting oras na pinagpapahinga natin. Kesa tayo lumabas, di ba? Yun lang po. Para po sa mga papaalis o nagbabalak mag-abroad, lalo't kung dito kayo sa Saudi Arabia pupunta, wag po kayong mag-inspect na may day off. Kasi meron pong amo na nagpapa-day off, merong amo na hindi. 'Di ba? May mga ganyan. Malalaman nyo rin po yung pagpunta nyo dito. Pero wag po kayong mag-expect na may day off. Yun lang po. I hope na meron po ulit akong na-share na maganda sa inyo at ma-apply po ninyo sa inyong sarili yan kapag ka po nandito na po kayo. Maraming salamat po at please like, subscribe, and click the notification bell para po updated po kayo sa mga gagawin o isishare ko pang mga video sa inyo. Based po lagi sa experience ko. Maraming salamat ka friendship at God bless you po sa inyo kung saan po kayong bansa or sa Pilipinas. Maraming salamat po.